Welcome back again mga sir, this is OX, back again with another video. So in this video po ngayon is mag-unbox po tayo ng magte-testing ng speaker. Provided po ito ng Banggood, so pinadala nila sa akin to. First of all, Banggood pala is a online store na nabibenta ng any items, especially gadgets, in a very reasonable price po yan. So check out nyo na lang po, magbibigay ako ng link dyan kung gusto nyo bumili ng mga ano, yung mga gadgets nyo, especially mga Bluetooth speakers and other items na magugustuhan nyo. So ito is ngayon is itatry natin to ngayon yung pinadala nila sa akin, which is yung BWAS2. This is a Beatswolf wireless speaker or Bluetooth speaker na tatawagin natin. So ngayon is unbox natin to and iti-testing and magbibigay rin ako ng specs and discount code kung sa gusto mag-order. So asahan natin yan. So for the unboxing, ito na po, try natin siyang buksan. Let's start with ito. So salamat pala again Banggood sa pag-provide sa akin ng ano, ng ganitong unit nila. So thank you again ha. Beatswolf po ito, yung model name niya. And then may nakaano dito na printed na Beatswolf, yung brand or yung model name niya. So ito yung ano niyo, yung gilid niya, parang metallic na ano, pero stylish siya. So kapatong sa dito, ganito po yung sa lang niya. So it comes with a user manual and I think para saan to yung smiley face na to. Para saan kaya to? QR code. And then, so sana may kasama siyang ito yung accessories na provided niya. USB 2, USB Type-C. Ayan po. Bumigay siya, pero wala siyang ano, parang plug or yung adapter niya para sa outlet. And then, ano pa yung isa? An auxiliary. 3.5mm jack. Auxiliary connection mo. Either cellphone or ano pa na pwede natin gamitin dito. So this is the unit itself. Mga ano siya, mga sobra sa ano, sa mga I think mga 1.5 kilos. Sa model na to is meron po siyang 40 watts na double driver na speaker. And yung casing niya is a hard plastic o PVC. Medyo mas matibay siya or compare natin sa ibang kind of plastic na very brittle or madaling mabasag. So for the connectivity, pwede po tayong gumamit ng Bluetooth or 3.5mm aux in and a Bluetooth version o ba 4.2. And then may rubberized po siya na patungan para lagay natin siya sa ano, sa table, hindi siya masyadong gagalaw kung especially for bassy music. And ano na rin, additional grip na rin. And for the buttons, ito po, plastic buttons po yan. Plastic siguro to. Yes. So parang kung sa malayo ka, hindi masyadong makikita yung label ng button. So sana nilagay nila ng backlight or LED or puti yung nilagay nila dito na ano. So siguro ganyan yung design nila. So para sa akin lang yun, para madaling makita eh. So ito, kung nakikita nyo, plus po yan. Parang volume rocker po yung dalawa to, plus and minus. Play pause, call in case na kung may nakakonnect po siya sa cellphone nyo o sa smartphones, so pwede mo nang ma-answer yung call sa isang pindot lang. And then M stands for siguro menu to, menu selection for in case na gamitin mo is auxiliary or Bluetooth na wirelessly. So ito naman yung power button niya. I think yung mga ganito siguro mga ilaw-ilaw to, may mga LED. So ito naman yung kanyang mga inputs, reset, sure in case na naghang yung ating Bluetooth speaker, TF card or micro SD. Pwede po yan lagyan ng micro SD, pwede po tayo mag-play dito ng direkta. Auxiliary input, gaya ng ganito, pwede natin siyang i-connect dito, papasok to, papunta sa ating player or cellphone, smartphones na may music. And then USB Type-C for charging. Ito po yung nag-provide sila po ng charging cord na medyo modern na, and maganda yung ano, yung charging nito kasi Type-C na.
parang pwede mo talagang ipatong sa table mo o sa office mo, na very ergonomic design rin. Hindi lang siya pwede mapatayo ng ganito. Mas maganda sana kung pwede mapatayo ng ganito. Ayan, ng ganito. Mas maganda kasi kung ganito yung kanyang ano, yung position. Pero kung ganito kasi parang hindi natin makikita yung ano. Ayan. Para sa akin, medyo mabigat siya for a Bluetooth speaker. Hindi gaya ng ibang Bluetooth speaker na very portable talaga. So, ito kasi may kabigatan siya ng konti. Pero, yung ano niyan, yung isang benefits niya, mas marami yung capacity ng battery niya. Which is yung 5,200 mAh. And more on siya as a table speakers na kailangan natin ipatong talaga na may patungan kasi yung malaki ito eh. Kaya itong iba ka, is nilalagay nila sa bulsa nila yung Bluetooth speakers nila or hinahawakan na nila. So ito kasi medyo bulky siya pero okay na rin yan. Mas malaki naman kasi capacity ng ano niya, ng kanyang battery. For the other specs, meron po siyang microphone. I don't think kung nasan dito yung kanyang Bluetooth signal niya is up to 10 meters po yung ano niya, yung range ng kanyang Bluetooth connectivity. So for charging time, kung gumagamit lang tayo ng USB na cord, around 5 to 6 hours yung kanyang charging time. Kung nakadirekta tayo sa wall outlet, mga ano na lang 2 to 3 hours na lang yung kanyang tatagal yung charging niya. Mas mabilis kung gumagamit tayo ng wall outlet. Mga around 2.5 hours yung working time niya. So, siguro kung kalati yung volume natin, mga aabot siya ng 7 to 8 hours. So, available na po siya sa Banggood. Ayan po yung kanyang presyo. Which is yung 2,725 yung presyo niya. So, kung gusto niyo mag-download ng Banggood na app, available po yan. Search nyo lang sa Google is Banggood. Parang ano rin yan, parang Lazada and Shopee rin yan. So, again, thank you again sa Banggood for sponsoring our video ngayon. So, Beats Wolf, BWS2. So, thank you again sa panonood and see you in the next video.